Say hi to my blog. Hi, baby. Hi. I'm just another one. Hi. Good afternoon, this is Mel, and welcome back to my channel again. Anong ganap ngayon? Medyo punta tayo ng ref kung anong laman, charot. Saka magana pa yun. Baka kaya makain. Hindi na kayo magluluto kasi diet kami, so maghanap tayo kung anong meron. Peanut. Anong ganap today? Punto kami maya-maya kakain kami ng balot. Okay, hi, say hi! Hi, what is your name? Say hi to my blog. Hi, baby, hi. I'm just another one. Hi. Yeah, kulit na. Ang kulit! Hi guys! Ayan, dito na kami. Pupunta kami ng Gaysan o kasi kakain kayo ng balot. Yan lang yung dinner namin, balot. Nandun lang yung Gaysan na it's like 5 minutes walk lang. 5 or something like 7 minutes. Kasi you are craving balot. See you there! Ayan, tapos na kami kumain ng balot. Hindi na lang pinakita kasi ano, may sound siya. Baka makapiright ako. Ayan. Hi guys, dito na kami ngayon sa Gaysan. Mag-inom mo lang kami ng Jabo. Restress mo na kasi super init. This is my favorite milk tea, cookies and cream. Hi guys, ayan, kakabalik lang namin sa ano, galing na mili ng mga foods. Sarot. Ay, tingnan nyo naman yung buhok ko, guys, na ano na siya. Parang binagyo na. Ayan. Naayos na namin yung mga pinamina namin. Nalagyan na namin dito. At saka, relax na lang muna kasi maya-maya magpunta na kami ng gym. And then, hirap pala maging vlogger kasi kailangan mo talagang work hard. And then, syempre kung ano talaga yung nasa loob mo or ano yung fashion mo, ano. Tika nga, maghanap tayo ng magandang ano, magandang pwesto para tayo makapag-usap ng maayos, charot. Kasi ano eh, parang dito muna tayo sa favorito kong spot kung saan ako lagi nagbo-vlog. Kasi dati nung nag-umpisa pa lang ako pag-vlog, so I thought it was very easy lang talaga to be a vlogger, mga sis. Kala ko ganyan lang kadali mag-vlog, ganyan lang kadali mag-film, pero hindi pala. Kasi pag ikaw na pala yung gumawa at saka ikaw na yung nasa situation, sobrang napakahirap pala talaga. Lalo yung nasa public ka, yung hindi ka pa sanay mag-vlog. That time kasi, hindi ko pa talaga sinuseryoso yung pag-vlog. So I try my best talaga mag-live-live tayo, diba? So at akala ko talaga napaka dali lang abutin yung watch hour o yung subscriber, as in napakabilis ko lang yun nakuha. Dati ang dami kong views, umabot siya ng 10k, 6k, ganyan. Pero ngayon hindi na kasi ano, parang na ano ako din, parang nawalan din ako ng gana mag-vlog at saka mag-isip ng content ko, ano yung content ko. Pero I think kasi for me naman, 'di ba, sabi nga ni McQueen Lutz, 'di ba? Ano yung nasa puso mo, kung ano yung fashion mo, yun yung gagawin mo. Example, like you like doing yung makeup or tutorial, something like that. Pero ako yung parang ano eh, yung passion ko is parang ano, Lutz, yung I try to be like yung mag-bed, tapos yung makabikin as in like sexy, doing sexy lots, pero eh, kapili mo rag sexy oil. Pero yun talaga yung nasa puso ko, yun talaga yung gusto kong gagawin, pero iniisip ko din muna, iniisip ko yan talaga, how many times ko talaga iniisip yung bago ko gagawin, siguro nga in the near future, gagawin. Hindi naman yung ano, uy, hindi naman yung ganyan-ganyan, yung ano ba, yung vlog ba yung magpasyal-pasyal sa mga beds, something like that, tapos mag-sharing-sharing there, diba? Tapos, ayan,
Ayan, mahangin na, medyo okay na yung feeling natin, charot. Continue na tayo. Tapos nga, yung naabot ko nga, yung 4,000 watch hours sa tulong ng mga friendship natin na lagi nandiyan sa live. Tapos dami kong mga pinagdaanan na nung time na nagla-live ako, I was trying na before to stop my vlog because sabi ko nga, parang ano lang to eh, parang baliw naman tayo dito sa YouTube. Mag-usap-usap, makipag-usap ng mga ganyan. Tapos lalo yung mag-vlog tayo sa labas, di ba sa, in the public, di ba nakakahiya? Pero, kasi nga, ang point ko nga dito, nakakahiya talaga, pero yun nga yung pinagpaguran talaga natin na maabot yung watch hour natin at saka yung mga subscriber para magiging part tayo ng YouTube at saka andito na nga, naabot na nga natin yung ating pinangarap pagkatapos may advertisement na tayo, pagkatapos may isang tao lang talaga na magsabi sa atin na ang kakapal ng mga mukha ng mga vlogger daw, ang nagbablog daw is makapal ang mukha. Agree ba kayo dyan? Oo, syempre. Oo nga, makapal nga ang mukha ng mga vlogger kasi kailangan mo talaga kapalan yung mukha mo para makapaggawa ka ng video. At saka hindi naman masama akong mag-vlog ka dyan, kung mag-video ka dyan sa public. What's wrong with that, di ba? So, akin na nga lang yung mag-vlog kaysa mas makapal yung mukha mo kasi ano, kasi alam mo, ikaw yung nasabi makapal yung mukha mo. Alam ko yung ano mo eh. Alam ko yung pagkatao mo. Charot! Okay lang. Sabi ka sa, magsabi ka kung anong gusto mo, makapal ang mukha ng mga vlogger, ano. It means yung mga sikat ngayon ng mga vlogger, makapal ang mga mukha. At least, nakita sila lang, at least pinaghirapan nila yun. Makapal man ang mga mukha ng mga vlogger, at least, may kita naman. Kaya yan sa mga kapa-vlogger natin dyan, lumawas na kayo. Makapal ang mga mukha natin. We can please everybody naman, diba? So, we just continue what we want and just continue what, you know, we start at saka ano. Hindi tayo magpapa-apekto sa... Sana masaya kayo sa mga pinagsasabi nyo at kasi masaya din kami sa mga pinagagawa namin. Ayun. Hindi lang namin nagbablog. Pero time na mapanood ko talaga yung vlog ni McQueen, ano eh, na-inspire ako. Kasi sabi niya, kung magpatalo daw tayo sa mga sabi ng mga tao, wala tayong marating. More work hard at saka kailangan focus ka at i-enjoy lang natin yung mga pinagagawa natin dito sa YouTube. Kasi nga, hindi madali at lahat pinaghirapan talaga yan bago mo makamit, bago ka magtagumpay, bago mo makuha yung pinangarap mo, ganyan. I don't care sa mga negative people, mga negative comments, it's nothing. Sa mga pinagdaan ko, walang-wala lang yan. Kaya okay lang. At saka tuloy-tuloy lang tayo, di ba? I think naintindihan ko naman yung nagsabi na makapal ang mukha ng mga vlogger, but hindi eh, ito yung passion mo eh, ito yung gusto mong gawin, yan yung gusto. Iba't iba naman tayo ng gusto. Lahat ng tao, may kanya-kanyang gusto yan. Kaya yung mga nagbablog, yun din yung mga gusto nila. Like ako, hindi ko dati, parang may gusto talaga akong gagawin, pero hindi ko alam kung ano. But since that I start doing vlog, parang ay gusto ko to. Parang eh, hindi naman basta-basta magbablog. Biruin mo, mag-i-edit pa kami ng 2 oras. Magbibidyo pa kami, mag-i-effort kami mag-video. Mag-i-effort kami mag-edit-edit. At saka yung pag-upload pa, abuti ng isang, ng how many hours at how it takes ano pa, all night pa before mag-upload yung iba sa YouTube. At saka hindi ano eh, hindi easy yan. Gawin natin kung anong gusto natin at anong makapagpasaya sa atin. Good luck sa mga vlogger na mga katulad natin, sa mga small YouTuber pa dyan. Good luck na lang sa atin. Ayan, magsha-shoutout muna tayo. Magsha-shoutout muna ako sa kay Lalats Marech Channel. Hi, Lats. Thank you very much talaga. Nandyan ka lagi. Miha, Kat Dorero. CC Expert Group, thank you very much. Tasha Pantasia, Anto, my sister, Jesser and Gisa. Thank you so much. At saka, Sisi the Lolis family, thank you very much talaga Sis Lolis at saka sa anak niya na si Jessica Lolis. Saka Sis Giselle, hi to you Sisi. Sisi Angie Drew, thank you so much talaga Sis sa palagi mong panonood sa akin at sa pag-support mo sa akin. Thank you talaga. Shoutout pala to Michelle Lee Vlogs, Bisayang Tisay, shoutouts to you Sis. Lori and Izzy Vlog, Lori and Izzy, thank you so much, shoutout to you Sis. Honey Bob, shout out to you. Chris and Anna's Journey, shout out. Michelle Espihon, shout out to you sis. Rina E Vlog, Dairin Vlog, shout out sa inyo sis. Sa lahat ng mga Sherga Vlogger.
Thank you very much sa iyong pagsuporta sa akin at sa lahat pa ng mga friendship ko. Sa mga gustong magpapashoutout dyan, mag-iwan lang kayo dyan ng mga comment dyan down below. Thank you very much for watching, guys. At sa, ayan, end ko na yung vlog ko. At sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And I'll see you again in my next vlog. Bye-bye!